ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Ngayon sa video na ito, tayo ay magpapalit ng fuse to circuit breaker miniature. Fuse box pa siya. Ayan yung main, 60. And then yung branches niya is puro fuse din. So papalitan natin ito para mas safe ang ating circuit sa bahay. May the grace of God be with you always. Amen. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Joseph Electric, for more repair tips and God's Word. And hit the notification bell. Keep safe and God bless us all. So, ayan. So, bakit ko nga ba napili ang miniature circuit breaker kesa sa mga malalaki like GE brand or Royo brand? Kasi ang miniature circuit breaker is napaka-sensitive niya sa mga ground fault and short circuit. At saka at the same time, maganda siya tignan. Kahit ibaon natin siya or kahit naka-surface mount, maganda pa rin tignan. So same lang siya sa tripping and sa capacity niya sa overload. Same lang siya sa mga standard na nakagis na nating mga breaker, yung kulay itim. So ayan, yan yung miniature panel board. Royo yung panel, pero yung breaker niya is chint. O, kahit anong brand na miniature, o, pare-pares lang naman yan. Nagkakaiba lang yan sa presyo. Ayan, doon natin lalagay. So, first, tatanggalin natin ang fuse box. So, safety tips, kailangan naka-off ang ating main power sa labas, sa may Meralco side. Meron mo siyang isolation breaker doon, so pwede natin patayin. At pwede na natin itong baklasin. Yan, first alisin natin yung mga wires bago natin siya tatanggalin. Ngayon isusurface mount natin siya kasi hindi natin pwede baon dahil matatamaan yung mga wire na nakabaon. Ayun, so yung may mga maiksi na wire is dudugtungan lang natin, gagamitan natin ng splicing box. Ayun, sa may likod niya splicing box na siya. So kukubera lang natin ng kaunti at lalagyan ng konting semento para in case may trouble in the future, pwede natin siyang tanggalin. So ayan, voltage test na tayo. Nakabit na natin yung mga breaker. Ito yung main, medyo malaki siya sa iba kasi ito ay 100 amperes at yung branches niya is 30 amperes para sa CO and 30 din para sa aircon, 20 amperes para sa ilaw. Ayan, so separate natin lahat yan. Importante yung magkakaseparate ang ilaw at ang CO natin. Okay, yan. So make sure din na mahigpit ang mga bolt nito para maiiwasan natin yung loose connection. Ayan, so on na natin yung isa. So voltage test sa baba and load side. Okay siya. 240 volts. So magandang voltahe ito, 240 volts. Tapos pag bumaba tayo nito 20, medyo may problema. Nakakasira na yun ng mga appliances. Kasi ang appliances natin is naka set siya sa 220 and above. So kung 240 ito, okay ba ito hanggang 250, kakayanin pa yun ang appliances natin. So ayan, isa-isay natin, buksan. Ayan, okay. Ayan, okay din. Yung last, yung spare natin. Para in case magdagdag sila ng